Hello mga sangkay! Welcome back to my channel. Ito po muli ang yung sangkay na si Sangkay Lons. Muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagay ng lahat. Mapadito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So mega love shoutout sa inyong lahat. Sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val, at Edna Kalingap Rob, sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, sa FWs and PWDs, mega love shoutout sa inyong lahat. And of course, I love you all. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Gusto ko lamang pong i-shoutout yung aking mga sponsors, no? Mega love shoutout kay Tita Bing ng Horbin, ang kanyang YouTube channel ay Horbin TV Vlog. Kay Tita Mina Jaramillo, yung tita kong Viot na may pinagdadaan sa ngayon. Tita Mina, daanan mo lang yon. Huwag mong tambayan yung yung pinagdadaanan sa ngayon. Daan lang ha, daan lang. Huwag masyadong tambayan niya. May kalam shoutout sa iyo. I love you, Tita Mina. Tita kong Viot. Kay Mamita ng San Diego, California. Mamita, I love you, Mamita. No, Tita Bing, I love you too. Kay Tita Pia Payne, mega love shout out, I love you too. Sa inyong lahat, kayo na aking mga sponsors sa ngayon, I love you all. No, sa mga gusto na mga tumulong sa aking gagawing spaghetti pack na ipamimigay ngayong December, no, para sa mga senior citizen, tapos sa mga tricycle drivers dito sa amin, pwede niyo po akong i-PM, no? Sangkay Lons, yung aking FB page. Yun. So, maraming salamat in advance. Ngayong araw na ito, mga sangkay, pag-usapan natin, patungkol ito sa ano? Siguro kita niyo na dyan sa thumbnail ko, yung patungkol kay Bogie. Ito yung ampon ni, ano, ni Ma'am Luz, no? Napanood ko itong video na ito sa kay Professor Dudes Piteza, no? Mega love shoutout sa iyo, Professor Dudes. Itatopic ko lang itong upload mo, no? Parang dalawang beses na kasi nag-upload dito si Professor Dudes, no? Patungkol dito sa kina Boogie. Na alam naman natin, no, na bulgar na, na si Boogie sa ngayon ay meron ng kinakasama. Meron na siyang girlfriend. Dito sa last na upload ni Professor Dudes, no? Parang nabanggit dito ni ano ni Professor Dudes na nung in-interview niya si Boogie at saka yung kanyang girlfriend na matagal na pala ito sila. Parang ngayon lang silang inilabas na si Boogie may karelasyon, no? Doon sa interview sabi doon na matagal na sila hindi pa gawa yung bahay na yan ni Ma'am Luz. Nagsasama na si Boogie at saka yung kanyang girlfriend. Sabi nga, tinanong pa nga ni Professor Dudes kung saan sila natutulog. Diyan daw, sa bahay na yon. Na yung hindi pa, ano, hindi pa ayos. So, matagal na pala itong may relasyon si, ano, si Boogie. Ang napansin natin dito sa interview na ito, sa dalawang interview na magkasunod ni, ano, ni Professor Dudes, na parang mayroong problema dito sa kay Boogie at saka sa kanyang girlfriend, no, na hindi marunong maglinis ng bahay, no. Ipinakita ni Professor Dudes, no, na yung kusina nila, yung nung bumagyong paeng, tuklap yung kanilang yero doon sa may kusina. Nandoon pa yung tubig sa sahig. Hindi man lang nilang nililinis, no. Hindi nila nililinis yung tubig doon na naka-stuck doon sa sahig. Tapos magulo yung ano yung kanilang kusina, hindi malinis, tsaka yung CR. So pinagsabihan ito ni Professor Dudes, no. Mas maganda ito na nagiging prangka si Professor Dudes sa kanila, sa kay Boogie at saka sa kay ano na dapat naman talaga, no. Total na jajan kayo. Pinaganda yung bahay na yan. Hindi yan yung bahay na kagaya pa lang nung dati na hindi maayos. Ngayon maganda na. Pinaganda po yung bahay na yan ni Ma'am Luz. So dapat pangalagaan. Total na jajan na rin lang naman na yung girlfriend ni Boogie. Bilang isang babae, no,
bilang parang mag-asawa na kasi sila kasi nagsasama na sila. So bilang isang babae, dapat marunong kang maglinis sa loob ng pamamahay. No, ikaw yung nakatoka diyan na para maglinis sa loob ng pamamahay. No? Hindi na kailangan pang sabihan kayo, no? Kasi may mga edad na kayo. Nakakahiya kay Professor Dudes na si Professor Dudes pa yung nagsasabi sa inyo na yung sahig ninyo dapat nililinis niyo yan, pinupunasan niyo yan para hindi madumi. Tapos yung CR ninyo, sabi pa ni Professor Dudes na kinakailangan pagbalik ko dito, dapat makita kong malinis ang CR ninyo at saka yung kusina ninyo. Pati yung pagluluto, no? Dapat trabaho yan ni ano, ng babae. Or di kaya pag-usapan nila ni ano, ni Boogie, no? Dapat hindi yan, hindi kayo mabutasan, no? Kasi once na mabutasan kayo, makitaan kayo ng mga tao na ganyan yung na ganyan yung ginagawa ninyo sa loob ng pamamahay, na hindi kayo malinis sa loob ng pamamahay, mababash kayo diyan. Isa pa, kinakailangan na magpadala pa talaga. Kailangan ba talaga na magpadala pa ni Professor Dudes ng kapatiran na para maglinis diyan sa bahay ninyo? Hindi na siguro tama, no? Sabi nga ni Professor Dudes, pinapunta niya yon yung isa sa mga kapatiran na para maglinis doon sa loob ng kwarto ni ano, ni Ma'am Luz, no? Tutal naman si Boogie yung kinikilala ni Ma'am Luz, nakakapasok doon sa kanyang kwarto. Dapat si Boogie ang may obligasyon diyan, no? Huwag mong pabayaan Boogie si Ma'am Luz, kasi alam niyo, kaya kayo nakatira sa maayos na bahay, kaya kayo nagkakaroon ng suporta galing sa mga sponsors dahil diyan kay Ma'am Luz, no? So kinakailangan talaga na maganda yung ipapakita ninyo, inaalagaan ninyo ng maayos si Ma'am Luz, no? Huwag niyong pabayaan, huwag kayong maging pabaya. Sa pagluluto, kailan may nakatoka sa inyo. Kailangan yan. No, makita, kailangan walang makitang butas sa inyo yung mga tao na nagpupunta diyan, no? Isa pa, doon sa ano, sa last na upload ni Professor Dudes, no, parang nagkakantahan sila ng worship song, si parang pinilit pa yata si Boogie na at saka yung kanyang girlfriend na maki-join doon. Makita natin na para bagang napipilitan talaga si Boogie na maki-join doon. Kita natin na si Boogie nandoon doon sa likod ng pintuan, no? Nahihiya siya. Sa mga ganyang bagay naman kasi, hindi natin masisisi yung isang tao, no? Hindi natin pwedeng pilitin yung isang tao kung ayaw niya mag-attend ng mga ganyan. Kasi nakaka-relate ako sa ganyan. Noong mga panahon kasi na yun, nung kami iniwan ng lola namin sa aming uncle na isang pastor, no? Ako bilang isang Katoliko, parang awkward sa akin noong mga panahon na yun na yung mga kantahan, ganyan, yung mga worship song, mag-a-attend ka ng mga ganyan. Kasi lagi kaming isinasama ng uncle ko noon. Bilang isang, nasa puso ko na bilang isang Katoliko, hindi naman pinag-uusapan dito yung, ang religion. Hindi, wala tayong babatikusin, kundi na pag-uusapan lamang to. Kasi hindi natin pwedeng pilitin yung isang tao kung ayaw talaga, kung wala dito sa puso. No? Lalo't-lalo na ganyan na mga, ako noon kasi bata pa ako noon, yung pag-iisip ko kasi noon na hindi ako sanay sa ganyan. Parang awkward sa akin na nasa maraming tao, magpapalapalakpakpak, ganyan, tapos magtatalon-talon pagka kumakanta. Hindi ako ano doon. Pero ngayon na nagkaisip na ako, naintindihan ko na yon. So siguro ganun yung sitwasyon ni Boogie, no? Na makikita natin na nahihiya siya, awkward para sa kanya, kaya nandoon siya sa ano. Siguro si Boogie hindi pa siya ano, hindi pa talaga siya Christian, no? Yun kasi ang gusto ni Ma'am Luz, no? Na siguro yun ang gusto ni Ma'am Luz, na nakikita niya na si Boogie na nandoon kasama niya, na kumakanta, no? Si Ma'am Luz kasi nakita natin nung panahon na yun, nung sa upload na yun ni Professor Dudes, no, na sobrang nag-enjoy si Ma'am Luz, no? Kasi ito yung gusto ni Ma'am Luz, yung kanta siya ng kanta ng mga worship song. So naging alive dito si Ma'am Luz. At pansin natin si Ma'am Luz, no, na okay na yung kanyang ano, yung kanyang pananalita, maayos na si Ma'am Luz. Malaki, may mga improvement na nakikita natin, no, nakikitaan natin si Ma'am Luz. Tapos ang isa sa napansin ko doon na
parang gutom na gutom si Ma'am Luz, no? Nung pagdating ni na Professor Luz, kumain talaga kaagad ng ano, ang dala nilang tinapay at saka yung saging kumain. So, makikita natin kung isang tao gutom o hindi. Kasi, kita natin si Ma'am Luz na halata, hindi pa kumakain ng mga panahon na yon. So, yun yung ating ano dito. Ito yung ating topic dito na sana dito si Nabugi maging maayos, alalayan si Ma'am Luz, no? Sila yung nandiyan na talagang masasabi nating pinagkakatiwalaan ni Ma'am Luz sa ngayon. Sila yung mga tao na kasama ni Ma'am Luz, dapat alagaan nila ng maayos si Ma'am Luz. Tapos, hindi na sila dapat papagsabihan na maglinis ng bahay, no? So, pangit kasi, no, na may mga nagpupunta doon sa bahay ni Ma'am Luz, makikita na hindi maayos. Tapos, nandiyan, may girlfriend naman, may babae naman sa loob ng bahay na dapat na kailangan maglinis. Dapat linisin yung loob ng bahay. So, maraming salamat mga sangkay sa panonood dito sa aking reaction video na ito. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Loan, subscribe niyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay. So, kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo bang kayo naroroon. Paalam na mga sangkay. Paalam!